近黑暗，默世一带和不卡斯皮斯对那不为难，不理应当就是的气囊阿龙那一步阿丁一西高阿列路亚阿列路亚以为那西昂阿萨拉南那路Kamatayan, silayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na.Sa dakilang araw na ito ating isigaw Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon,Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa aminang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayosa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Panginoon Jesu Kristo, kung na
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Malalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paggaganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na aming maisakatuparan ang pananampalataya na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang mga pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem
ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat nyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihin kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung inyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo'y magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo po ang lahat. Magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberia. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit, walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ikulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inikulog nga nila ang lambat at hindi nila ito makila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamakal ni Jesus, Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-akon nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nakuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at kinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lakat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoong karami ang isda.
Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangakas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Marami pong paalaala sa atin ang ibig ipaabot sa atin ng ating Ebanghelyo. Isa lamang po ang ating pag-uusapan. Noong ang ating Panginoong Jesus nabuhay muli, nasaan siya? At ano ang kanyang ginagawa? Ang ating Panginoong Jesus ay nasa langit, nasa lahat ng lugar, nasa lupa. Paggalagala ang Panginoon, namamasyal kung saan-saan. Dito sa lupa, ano ang tanging ginagawa ng ating Panginoong Jesus nang siya ay muling nabuhay? Lagi niya tayong kinakasama. Lagi tayong inaasikaso. Lagi tayong inaaruga. Lagi tayong tinutulungan sa ating pangangailangan. Katulad dito sa Ebanghelyo, dinalaw niya ang kanyang mga alagad. At nang sila ay nangingisda at walang nahuli, tinulungan sila ng Panginoon nang magkaroon ng maraming isda. Yan ang laging ginagawa ng ating Panginoong Jesus ngayon nung siya ay nabuhay muli. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus lagi natin kasama, hindi natin siya nakikita, pero lagi natin siyang kasama ngayon. Kung mayroon tayong pangangailangan, lumapit lang tayo sa kanya, magpatulong. Tutulungan tayo ng gusto ng Panginoon. Hindi tayo pinababayaan. Magsitayo po ang lahat. Nananatili sa ating piling ang Panginoong Jesucristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa kanya nang may ganap na tiwala. Ang ating tugon
Panginoong muling nabuhay, papanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo po ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Kinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Lubusin mo po ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinakikilingang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayon na ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamakal ay nag-akin ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamo na umako sa kaparusakan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabukay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabukay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kayo't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kapariang. Alalakanin mo rin ang mga kapatid namin na gimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakad ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging
sumainyo. At sumai rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Amen.
Magsitayo na po ang mga. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga binudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niya na nagbibigay galak. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Alleluia. Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Sa strupa.